bandang alas 4, punta po, nangyari po nagkakalampagan sa may kabilang kwarto. Sinigawan ko po yung mga pamangkin ko, akala ko mga pamangkin ko lang eh. Pagbukas ko, nagpasukan mga pulis sa kwarto ko. Sinakal ako, tukan ako ng 45, ano daw, pad-session daw. Nabulat ako ngayon, abis pang pad-session eh, mag-usa ako dito, nanonood ako. Hinahanap ako ng warrant, ginudgud ako sa may pader eh. Tapos binabaliktad na nila yung mga kwarto-kwarto ko. Sabi ko, wala kayong makita dyan. Okay na, positive, positive. Sabi ko, anong positive dyan? Positive, nakita ako, tinapon nila yung karton ko, kinuha yung mga dart pin ko, may pinaglalagay doon. Pinapakita, ito, positive daw. Sabi ko, inaano nila ako, pinakapapan nila ako, di inaano ko gusto ko. Naputukan ako, sir. Hindi ko ano, wala na naputukan ako eh. Sabi ko, mali ko kayo ng bahay na pinasok. Eh wala, hindi na pinagkakanta. Tinututukan ako ng baril dito, sir. Eh. Nakahalo ako sa may ano eh. Basta nung may dinapot sila mga ano-ano, kartong-kartong, sinabi positive. Binit-bit na nila kaagad ako. Pero wala sila nakuha sa akin. Wala talaga. Ating Tulfo Klasiko ay vintage 2004. Pero ang sumbong ay parang kahapon lamang. Mga pulis, nang aresto at nagtanim ng ebidensya na maril pa mga inasistihan ng isang bumukay Tulfo ang biktimang si Ricky Romualdo all the way. Maayong gabi, mga higala. Mahigit na isang taon na nakalipas nang ipinarating sa aking tanggapan ang reklamo tungkol sa pamamaril na naganap sa isang auto electrician. Siya ay si Ricardo Ricky Romualdo. Nagpunta ang kanyang kapatid na si Marilu at ang ina nitong si Zenaida sa aking tanggapan para magsumbong. Nang malaman ko na ang binata ay nabaril ng mga pulis ng Central Police District Station 9 dahil sa isang alleged drug bust operations, agad ko siyang pinuntahan. Una kong nakita itong si Ricky, nakaposa sa kama, walang suot na pantaas, may nakabantay na pulis sa isang male ward sa Quirino Memorial Medical Center. Gusto ko patunayan na, gusto na yung patunayan na noon pa man, wala ka talagang mabait ng tao. Babay rin. Wala ka po talaga. Kasi ang barangay mga pagpatunay na mayroon kang salbahe ka. Bandang alas 4, punta po, nangyari po nagkakalampagan sa may kabilang kwarto. Sinigawan ko po yung mga pamangkin ko, akala ko mga pamangkin ko lang eh. Wala nagsasalita. Ang ginawa ko, bumangon ako dahil nanunod ako ng BCD. Bumangon ako, binuksan ko yung pintuan ko. Pagbukas ko, nagpasukan mga pulis sa kwarto ko. Sinakal ako. Tukan ako ng 45, ano daw. Pad-session daw. Nabulat ako ngayon, abis pang pad-session eh. Mag-usa ako dito, nanunod ako. Hinahanapan ko ng warrant. Ginudgud ako sa may pader eh. Tapos binabaliktad na nila yung mga kwarto-kwarto ko. Sabi ko, wala kayong makita dyan. Sabi, ano, maya-maya may sumigaw, sir. Okay na, positive, positive. Sabi ko, ano, sabi ko, anong positive dyan? Positive, nakita ako, tinapon nila yung karton ko, kinuha yung mga dart pin ko, may pinaglalagay doon. Pinapakita, ito, positive daw, sir. Sabi ko, ano ba yan, yung dart pin yan? Sabi ko, ano? Ano dart pin? Dart pin siya, naglalaro. Naglalaro kasi ako ng dart pin. Ayun lang, sir, wala nang iba. Inaano nila, pinakapapan nila ako, di inaano ko gusto ko. Naputukan ako, sir, hindi ko nga nang malayan na naputukan ako eh. Ayan, dito. Takosas na ako na nakasalikod. Saan ka tinamaan dito? Ito dito, exit dito, tumama dito, sir. Sabi ko, hindi na lumabas ang bala. Inasahin ko ang sumbong na ito sa aking veteran reporter na si Aline Ferrer. We wasted no time.
Ipinasundo ko ang mga tauhan ng National Police Commissioner Napulcom upang sa hospital bed makuna na si Ricky ng kanyang salaysay. Sumawak ako doon sa may pader ng kapitbahay namin. Parang daw may sakay. Ayun. Tapos dumating yung nanay ko, pati nanay ko nga, natadyakan pa. Ba't ka nilang ni-rain? Ba't nilang ni-rain? Kamali po sila nung ano. Kasi yung karatula ng bahay po namin, yung bahay po namin, merong ano doon, talyer eh. Meron ako nakalagay doon, Ricky's Auto Electrical, 45A aguho nakalagay doon. Mm-hmm. Eh, ang tip daw po sa kanila, 45 aguho. Eh, ang haba naman po sir ng 45. Ang sabi ko puro 45 yun? Puro 45 po. Ang sabi ko nga sa kanila, 45 A, B, B, C, D, hanggang E. Sabi ko, mali ko kayo ng bahay na pinasok. Eh, wala. Hindi na aplikasyon ito. Tinututukan ako ng baril dito, sir. Eh. Nakalala ako sa may ano eh. Sa may pader namin eh. Hindi na nga ako pinagdamit, sir eh. Hindi na ako pinagsinelas. Basta nung may dinapot sila mga ano-ano, kartong-kartong, sila yung positive. Bit-bit na nila kagad ako. Pero wala sila nakuha sa akin. Wala talaga. Ang mga pulis ay kinilalang sina PO3 Procopio Acueza, PO2 Ray Cayabyab, PO2 Edgar Mendoza, PO1 Golem Belen, PO1 Edelberto Alonso, PO1 Rupert Vergara, pawang mga miyembro ng Station 9 Central Police District. To ferret out the truth in the interest of fair and balanced reporting, kinuha namin ang panig ng mga taga Station 9 ng Central Police District. Sa trust kasi ang mga cross na yung may mga identified kaming area na puno-puno ng where pag pumasok ka ron, lahat kalaban mo na. Kaya nga, mahirap pumasok sa isang lugar para makalinisin ang isang area pag lahat sa panalig ng sindikato. What I mean of syndicate, small time syndicate, hindi naman yung malalaki yan. Because here, sa nakikita namin, oh, eh, wala naman ganong malalaki ang transaksyon. Only yung 60 pesos, sabi nila. Kung ano man ang problema, why not file a case? Yes. Hindi yung ano, kasi tulad ko, whenever there is a complaint, file a case. Kasi ang case, andyan ang tinatawag na administrative sanction kung makita lang guilty. Yes. At andyan din ang to clear everything sa korte tayo, kung totoo o hindi. Ngayon, yung operational, may sumbong eh. At naka-blatter. Doon po sa aspeto ng binaril pa yung biktima kahit naka-process na. Accordingly, hawak-hawak daw yung tao. Yung sabi sa akin, dito. Okay. Wala naman kayo. Wala naman ako nun eh. Only reports came over and investigation conducted by the Shilo. Yung nagbag, yung sumunod daw yung mga kamag-anak at mga kababayan eh. Okay. Tapos, mayroon daw humila ng elbow niya. Siyempre, what will be his natural action as an instinct? Siyempre, pag hukot ka ganun, hinila ito, nabunot, na ikalabit. Because when you are conducting operation, nakakasakal pa rin mo eh. Hindi pwedeng magsaka-saka lang pag andun na yung lapan na. So you're saying hindi sinasadya? Well, I'm talking on record. That is not an opinion, but I'm talking on record. Okay. Whatever documentary documentation that the investigation has done, I based there. Not on an opinion because I was not there. Uh-huh. Eh, hinila raw eh. Accordingly, raw. Yeah. Because I'm not there. I was not present. Kaya mahirap yung magsalita ako dyan because we speak about a truth which should be witnessed by the eye. Kasi sa batas ruhe ko, kaya direct evidence eh. May allegation din daw sir na tinataniman o tinaniman siya? If that is the allegation, that is their right to defend themselves. Because sa batas naman eh, lahat naman may rason eh. Mga kaibigan, maraming tanong ang pumasok sa aking isipan. Una, isang by-bust operation daw ang pakay ng mga pulis. Biglang nagpalit ng istorya. May nag-report naman daw na may shabu session na naganap dito sa aking kinatatuyuan. Nagdatingan ang isang team ng mga pulis mula sa CPD. September 8, 2003, bandang alas 4 ng hapon. Sa 45 Aguho Street, Project 3, Quezon City, sinalakay ng mga pulis ang kontrobersyal na address na ito. Na
Nasa loob ng kanyang kwarto si Ricky ng mga sandaling yon nang dumating ang mga pulis. Sir, wala na makinda ako, mga sir. Saan niyo ba ako dadalhin? Daing ba? Sir! Hindi ba kayo, sir! Sir! Baka ko na kayo sa akin, sir! Mula sa kanyang kwarto, kinaladkad si Ricky sa hagdanang ito at inilabas sa kalsada. Sir, tayo ka kami, sir! 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 Wala ko sa langit, sir! Wala ko sa langit, sir! Walang makapagpigil sa mga pulis sa pakay nilang dalhin si Ricky. Maski na ang ina nito ay itinulak. Nagpumimigla si Ricky dahil takot na matamna ng ebidensya. Dito sa kalyeng ito, binaril ang nakaposas na binata. Tinamaan siya sa likod. Ang isang buwan na pagka-confine sa ospital, ikinulong agad si Ricky sa Quezon City Jail. No bail dahil kinasuhan siya ng pagtutulak ng ibinagbabawal na gamot. Isang kasong mabigat ang katapat na parusa kapag napatunayan sa korte. Unang nagharap ang magkabilang panig sa kasong ito sa Napulcom. Dumalo ang mga sangkot na pulis, si Ricky at ang kanyang pamilya. Naroon din ang aking staff para tutukan ang kaso. Pero yun yung criminal case noon, yung mga pulis, tinuloy niyo? Opo, sir. Ano na pong status ng criminal case? Rapid pa lang ata sa objects. Pero yung sinapulkong po. Pero sinasabi nila wala daw po yung planting. Kasama! Dumating yung ni attorney, sino yung lawyer mo? Si attorney del Castillo. Oo, nabasa ko yun. Binigay sa akin. Kumbensido ako na si Ricky ay biktima ng planting of evidence ng mga pulis. Isang frame-up. Hiniling namin kay attorney Tom del Castillo na tumulong sa kasong ito at ipagtanggol si Ricky Romualdo. Nagbigay ng kanyang serbisyo si attorney del Castillo ng pro bono o walang bayad. Papalapit na tayo sa araw ng Pasko.
Lahat tayo ay umaasa, patuloy na sanang bumuti ang ating kalagayan. Sa malaking bahagi, ang dasal na yan ay nakadepende sa bawat isa sa atin. Hanggang sa muli, mga higala, salamat sa inyong patuloy na suporta. Ako po si Ramon Tulfo at ito ang orihinal at totoong karamay ng bayan. Daghang salamat og mabuhay. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Anong tingin niyo sa kasong ito? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Click here to subscribe. Dudutin ang notification bell button para maging updated sa mga bago naming post. Salamat po!